customers ko sa mga gustong gumawa ko ng videos, this is it. Sa mga new bakers dyan, sa mga gustong matutong gumawa ng cakes, sa pag-customize at iba pa, heto po ako handang turuan kayo. Tuturuan ko po kayo sa pamagitan ng aking mga videos. Sa ngayon, ang ituturo ko muna ay ang paggawa ng super stable buttercream icing. Ang mga kakailanganin natin is unsalted buttercream. Ito yung brand na ginagamit ko. Magnolia Gold. Pwede rin yung ibang brand, pero ito yung ginagamit ko. Bahala kayo kung ano yung gusto nyong gamitin. Basta unsalted butter. Next is powdered sugar. Petraco. 450 grams. Dalawa siya. Dalawa yung gagamitin natin. Pwede rin ibang brand. Tenko, pero gumamit ako noon once. Hindi na ako umulit kasi malambot siya. Parang hindi siya tatagal. Ito naman is visible shortening. Ano? Crisco. Crisco yung brand niya. Mabibili yan siya doon sa mga baking shop. Ito naman is iba. 3 teaspoon ang kailangan. Then, vanilla extract, 2 teaspoon. Una muna ating gagawin, isi-sift muna natin yung powdered sugar para mapino siya or iwas buo-buo. Siya sa laging. Set aside muna natin siya. Mamaya natin siya gagawin. Handa muna natin yung magnolia. Butter. Unsalted butter. Room temperature siya, ha? Hindi matigas at hindi rin dapat malambot. Dapat tama lang. So, lumambot na siya kasi kanina pa. Pero, dapat talaga ano. Dapat room temperature siya. Hindi matigas, hindi malambot. Mimix na natin siya. Hand mixer lang gamit ko kasi wala akong stand mixer. Can't afford pa. Siguro, hindi natin alam. Okay, mimix natin siya. Pale na siya. Katapos, isusunod natin ilagay yung vegetable shortening. Ilalagay natin siya
And then, imimix natin siya ng 1 minute. 1 minute lang. Meron siyang ano, hindi na hindi siya pwede ma-overmix. Dapat pagka-mix mo nito, nitong vegetable shortening, hanggang 5 minutes lang ang pag-mix niya. Hindi pwedeng lumagpas kasi medyo malambot siya, parang hindi siya stable. Kaya 5 minutes lang. So, 1 minute muna. Kaya ma-mix lang silang dalawa. I-full na 1 minute. Dapat may timer to. Kayo. Na-mix na siya. Susunod natin ilagay yung powdered sugar. Kalahati lang muna ang ilalagay natin na powdered sugar. Mamaya na yung kalahati kasi hindi pwede lahat. Kalahati muna para ma-mix talaga siya ng tama. Ay, sabay na rin natin yung iba. 2 teaspoon lang muna. Di ba kailangan ito 3 teaspoon? 2 teaspoon lang muna. Mamaya na yung 1 teaspoon. Then, 1 teaspoon ito. Bali, 2 teaspoon ito dapat. So, 1 teaspoon lang muna na vanilla extract. I-mix natin siya ng 2 minutes. Bale, kanina 1 minute. So, 2 minutes. 3 minutes na. 3 minutes lang. 2 minutes lang. Minutes na. Then, scrape muna natin yung mga gilid para mahalo siya. Iwas buo-buo din kasi baka mamaya hindi siya ma-mix. Magka-problema sa pag-design natin. So, dagdag bala. Isunod uli, ihalo na yung last na yung kaninang ano kalahati. And then kanina 2 teaspoon na ibap yung nalagay natin, 1 teaspoon na lang para 3 teaspoon siya. At saka 1 teaspoon ulit na vanilla. So, kanina, 3 minutes na. 1 minute ng umpisa. Sa pangalawa, 2 minutes. So, 2 minutes na lang. So, 2 minutes natin siyang imimix. Kailangan may timer kayo. Hindi pwede siyang ma-overmix. Dapat tama lang. Yan na, tapos na yung
icing nat. Super, super siya, super stable buttercream icing. Ayan. Tignan nyo. Ayan. Hindi nalalablag, oh. Ito yung ginagamit ko ever since akong nag-customize ng cake. Super stable siya. Sa totoo lang, hindi akin tong recipe. May nagbigay lang nito sa akin, kaibigan ko. Kaya ito na yung ginamit ko. Yan. Thank you. At sana makatulong ito sa inyo sa paggawa ninyo ng icing. Subscribe lang kayo sa YouTube channel ko para maging updated kayo. Maging updated kayo sa aking mga i-upload na videos. Thank you for watching.